Nakatawag sa aming pansin ang lalaking ito na tumatawid sa intersection ng Quezon Avenue at Banawe sa Quezon City. Nakasaklay at may dalang dalawang supot ng pagkain. Papunta raw siyang orthopedic hospital para doon magpasko. Umurong kasi ang isa niyang binti dahil sa komplikasyon sa sakit na leukemia. Maganda rin po may makasama ko rin mga co-patient ko po. Para mapasaya ko rin po. Nang marating ang waiting area ng orthopedic, nakilala namin ang mga makakasama niya ngayong Pasko. Tulad ni Tatay Jerry, dating security guard na nadisgrasya sa pagbibisikleta, kaya hindi na makalakad. Ang kulang namin, 17,000. Hindi wala kaming ibigay na pangbayad. Pangalawang Pasko naman dito ngayong taon ni Miguel, dating pahinante ng truck, pero na hit and run ng motor. Bigyan ako ng mahabang buhay. Sana makalakad pa para makapagtapos ko yung anak ko. Ang iba naman nating kababayan, abala sa pagkakawang gawa, gaya ng grupo ng mga motorcycle rider na ito na namimigay ng pagkain. Masaya po talaga, iba po pakiramdam pag nakakatulong po. Pagtulong din tuwing Pasko ang panata ng pamilya Ragos sa Pangasinan. Binigyan nila ng pamasko ang mga kabarangay, may palaro pa at pagtatanghal. 14 na taon na itong ginagawa ng pamilya. Every December, parang isi-share ko yung income ko sa mga bata. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy na. Tresha Zafra, GMA News.